Good morning mga kapasyal. Ay, good afternoon na pala. Alas 3 na ng hapon, pasado. At palabas pa lang ako ng ng lugar namin. Papunta ako ngayon sa Tagaytay via Consu. Hindi ko pa nadadaanan yon. Hapon na kasi na-engine ko yung dalawa kanina. Dalawang jaunt biker, si Art saka si Yosh TV. Dapat mag-bike kami kaninang umaga sa Vermosa Laps, kaso nga lang galing akong work, umidlip ako. Ayun, after na ng ride nila, saka ako nagising. Kaya solo tayo ngayon. Pero samahan niyo ako sa Consu. Hindi ko pa nadadaanan ito. Hanapin natin. Let's do this. Come on! Sa may Arnaldo Highway. Ito yung Camellia, Sierra Nevada. Hindi ako makapag-time check, wala akong relo. Ang hirap rin sa road bike, walang nakalagay na, walang nakadisplay na cellphone sana. Palabas na tayo ng Arnaldo Highway. Dunin nito, Governor's Drive. Sa kanan tayo. Pamanggahan. Pag gumanan tayo, pupunta tayo Manggahan. So dito din yung daan ng Tagaytay by Amadeo. Matarap dito, matarap gumaan dito, rolling hill. Dito kami dumadaan sa Amadeo. Kakaliwa na kami dyan pag nakita namin yung Jollibee na may kasunod na McDo at tapos intersection. Kakaliwa na dyan. Yan ako, Crisanto de los Reyes Avenue yata yan tawag sa daan yan. Diretso tayo. Bago lang rin sa akin 'to. Consu. Sabi nila banayad lang doon. Alamin natin. To see is to believe para iwas budol. Diretso muna tayo dito. Medyo masikip lang kasi bayan to eh.
papasan nyo talaga yung General Trias. Ayan yung signage na nagpapasalamat sila. Kaya papasok na tayo ng 13. Ito yung Arco ng 13 Martires. Dito yon yung Concha. Ay, Concha. Conchu. Kaliwaan. Hanapin na natin. Anytime, nasa kaliwa lang yun. Siyempre, hindi sa mga subdivision na ganyan. Sherwood Hills. Mahaba-haba rin pala. Kulang-kulang ano to. 3 kilometers. Simula nung pagliko natin sa Governor's Drive, paglabas ng Arnaldo Highway. Mga 3 something. Kitang-kita pala yung barangay Conchu nakasulat. So pag nakita nyo yung ano, Heavenly Garden, kakaliwa ka na pala. Pero syempre dahan-dahan ka, maluwag yung daan, maraming mabilis na sasakyan. Tabi-tabi muna. Hanap ng tamang timing. Ayan, barangay Conchu. Picture muna tayo para may pangano thumbnail. Time check, 4 PM. Kakatingin ko lang sa cellphone. Ayan. So, dito na tayo sa loob ng Conchu. Ang ganda ng daan, no? Diba? Ang kinis. Ayan, no? Sarap mag-road bike dito. Sabi nila, banayad all the way. Sarap. Yung ganito lang all the way. Tingnan natin kung ano tayo makakarating sa Tagaytay. Malamang banay ito pero mas mahaba ng konti. Sarap practicein, ano, sarap practicein nito sa mga newbies, lalo sa mga naka road bike. Ganda, oh. Bago lang siguro yung daan na to. Nemo, try natin dito. Julius, buhay mo na ulit yung bike mo. Shoutout nga pala kayo, Julius Matabuena. Siya yung makulit dun sa Lasingan birthday ko, party. Nung bumabang ka kasama ni Kim Hujo. Dito pa lang, malamig na yung hangin. Wala pa tayo sa Tagaytay. Paano pa mamaya? Yun lang, medyo sa lubong. Naampas ka talaga. Thank you.
Maya Escapes. 13 Martires 2. Ito, banayad lang. Banayad pa rin naman. 4%. So far, yun palang pinakamataas. Kaya hindi masyadong ramdam. Oh, may kawabat pa dito. Hindi ka nalalayo. Hindi ko pa natatry yan eh. Kasi nung nagpunta kami ng Bora, medyo, alam mo na, sali-sali. Ayan. Ayan. Atanasios. So, may kawabat pala dito. Dito lang yan sa 13 Martires 2. Siyudad de Adelina. Ayan. Nag-open na dito yung ano. Lamig ng hangin pero ang lakas sa lubong. Amoy probinsya na dito guys. Hindi ako makabente ah. 17-18 lang takbo natin. Lakas ng hangin eh. Marami rin private resorts dito pala. Ma-explore nga ito next time. Parang hindi nalalaro. Lapit lang sa amin. Barangay Conchu pa rin tayo. Kitang kita. Halang daya. Tahimik ang mundo dito. Yon. Kilometer 25, welcome Barangay 5. Barangay number 5. Ano yan? Pwede daw, pwede. At mukhang ayan, cemetery ito kasi kaya maraming tao. November 1 nga pala ngayon. Bukas pa kami dadalaw.
Unidas 2022. Dito lang medyo tumaas yung mga ahon. Kaya napabanayad, ang haba ng banayad na yan. Dito maabot ng 6.5. Barangay Poblacion, Amadeo, Cavite. 8% na dito. 10%. Oh, 11. Taas. Nabigatan ako. Sarap ng inihaw. Mamaya pagbalik. Ayan, dahil bike tayo, pwede tayo dito. Dito na yung simbahan. Sigurado na ako. Ayan. Taas din na. Nasa 11% din yan. Dito yung St. Mary Magdalene. Magdalene Parochial School. Siyempre ito yung parokya. St. Mary Magdalene. Hingal ako. Inom mo ng tubig. Guys, kakalabas lang natin ng Barangay Poblacion 1. Ayan yung daan na naghahati. Ito, papuntang Tagaytayan. So, pag kumalan ka dito, ito yung normal na daan sa Amadeo. Yung Crisanto de los Reyes Avenue. Tapos dito, yung papuntang Conchu. Diyan tayo nang galing kanina. So, malapit na tayo sa Tagaytay. Kunti na lang. Hindi ko lang alam kung siguro 7 kilometers. Time check 5:50. Alam ko, kaya matayin sa akin, may baon ako. Naka 1 hour and 50 na tayo na moving time. Alright. So, 6 kilometers. 7 nga. 7 kilometers. Lapit na tayo. Yun, itong daan na to, ito na yung normal na daan papunta Tagaytay by Amadeo. Maluwag pa rin naman, maganda pa rin. Medyo mas marami lang sasakyan. Mukhang gagabihin tayo, alas 5 na, pasado. Nailaw naman, okay lang yan. Mga lang guys, isang oras kalahati pauwi sa amin dahil puro pababa lang to. Mamaya dito rin tayo dadaan mamaya, pero hindi na dun sa Conchu, diretso na sa Amadeo. Sana ko. Oh.
tama, mas mahaba. Kasi 32.5 na. Kilometer 32.5 na. Usually, pag Aguinaldo, taktong 30. Kagayita yun. Ito, hindi pa tapos. Alright, time check. 5:52. Kaya na pa ako nagbibideo. Naka-timelapse pala. Walang... Pero okay lang. Napakita ko na naman yung country. So, nandito tayo ngayon sa praying, the praying hands ng Tagaytay. Ito yung Sky Ranch. Ayan, buhay na buhay. Picture muna natin si Basha sa praying hand. Ayan. So, ayan guys. Nandito na tayo sa Sky Ranch. Ayan, nakikita nyo, mailaw. At nanginain muna tayo ng pares dito sa tabi. Ayan. Only rice daw, pero wala nang rice si kuya, kaya mami na lang. So, tambay-tambay konti, palamig dito sa Tagaytay. And then, uwi na. Alright, time check. 6:15. Tapos na tayo manginain. Uwi na. Kalain mo, ang nabuto ko ng 2 hours and a half pa Tagaytay via coach. Nakatamad kasi pagka ano, wala kang kasabay. Sarap magtano na lang, chillax na lang. Pagka may kasabay, nakaka-challenge, diba? Siyempre, sasabayan mo yung bilis nila. E ngayon, wala. Nung sinalubong ko ng hangin, dinamo ko na lang siya. So, tapusin na natin itong vlog natin. Ang haba eh. Sana may natutunan kayo. Sana alam niyo na ako paano pumunta sa Honshu. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na pasyalan. Paalam!